Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan A-Tri-Media Broadcasting Network, maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng A-Tri-Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Good morning, Philippines! Isang magandang umaga ang bubungad sa inyong mga telebisyon kasama ang Supremo ng Bayan, Joey Falcon. Good morning, Philippines! At ang matalino, magandang mestiza ng bayan, Pia Moraton. Good morning, Philippines! Alamin ang mga pangunahing presyo ng bilihin, cooking recipes and tips, maging lagay ng trapiko at panahon, iba't ibang payo at tips mula sa mga eksperto ng ating bansa. Good news, good vibes, good morning, Philippines! Balita sa loob at labas ng bansa. Narito na ang mga pambansang panggising ng bayan, Joey Falcon at Pia Morato. Umpisahan ang araw sa mga positibong pananaw at kaalamang kapaki-pakinabang dito sa Good Morning Philippines. Magandang umaga, bayan! Kahit umuulan, magandang umaga pa rin. At sa ating mga ka-Facebook, live po tayo sa FB ha, ka-Facebook. Going live, live na live. Hello po, good morning Philippines! Asa inyo sa loob ng 2 oras, alas 6 hanggang alas 8, wala po yung aking my love, si Pia Morato, nasa Ilocos. Gabi, nag-message-message kami ni my love. Sumingit yung si Ma'am Peewee Roses. Akala ko, kapatid niya, kaya sabi ko, hi Peewee! Yung pala nanay ni Pia. Sorry po, mami. kasi naman halos pagka mga lahing Espanyol, puro magaganda, akala mo talaga magkakapatid lang. Anyway, my loves, Pia Morato, saan ka man naroon? Ito, tuloy-tuloy ang ating programa sa umagang ito ng Martes, Oktubre 11. Hala, bangon na, bangon, bangon. Alas 6 na po. Umpisa na ng pagtaas ng presyo ng gasolina. Nagtaas na po ngayon ang presyo ng gasolina. Simula pa po kagabing ating gabi hanggang sa kasalukuyan. At siyempre, mainit pa rin pinag-uusapan ang mga nangyari sa pagdilig kahapon sa kamera. Kaugnay po naman sa sinasabing koneksyon ni Sekretary o Senador Laila De Lima doon sa sinasabing drug trade sa Bilibid. Yun po ang mainit na usapan kahapon. Kaya hanggang ngayon ay patuloy pa pong yun ang bukang bibig ng ating mga kababayan at yun pa rin ang kanilang pinag-uusapan sa mga kanto-kanto, sa mga kalye-kalye. Opo, ang aga naman ni Tala, beauty-beauty ha. Parang gusto mong masundan uli yung anak mo, ha? Pero bago po tayo magpatuloy, kagabi pa, umuulan dito sa Metro Manila. Ewan ko lang sa inyong mga lugar, dyan sa mga probinsya, dyan sa parte ng Bulacan, Pampanga, hanggang doon sa Norte. At ganun din sa Kabisayan at Kamindanawan. So sa pagkakataong ito, ay alamin po natin kung ano na talaga ang lagay ng ating panahon sa mga oras na ito.
po sa weather forecasting ng Pag-asa. Narito ang ating weather forecaster, si Benison Estarreja. Benison, magandang umaga. Yes, magandang umaga po sa inyo, Sir Joey, at ganyan sa ating mga taga-subaybay. Mm-hmm. Southwest monsoon pa rin po ang habagat ang sa mga ka-apekto dito sa Metro Manila. Uh-huh. Ganyan din po sa Calabarzon, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Central Luzon. At dahil po dyan, ay magkakaroon po ng maulap na kalangitan na may kasamang mahinang na katamtamang mga pagulan at pagkilat. So yung mga pagulan simula kagabi, habagat lang yan? Yes po, habagat po. Mm-hmm. Sure. Pero yun nga po, mga mahinang na katamtaman lang. Mm-hmm. Tapos dito naman po sa Zamboanga Peninsula, Soxargen, Davao Region, at ganyan din sa Occidental Mindoro, Palawan, more on mga convergence po ang nararanasan doon. So, mm-hmm. Sa din po sila ng mahinang na katamtamang mga pagulan at pagkidlat, pagkulog. Meron po tayong minomonitor no, na isang low pressure area sa labas po ng PAR. Mm-hmm. At ito ay namataan sa layang 1,030 kilometers sulangan ng Mindanao. Mm-hmm. At posible pong pumasok ng ating PAR within the next 24 hours. Pero before the weekend, ay posible naman na ito ay maging isang tropical depression sa loob po ng PAR. Mm-hmm. Pari po, bago matapos ang weekend, ay may panibago na naman tayong bagyo. At papangalanan po natin ito na Karen. At more on ng affected na areas po is dito sa may Visayas and Mindanao areas. Mm-hmm. Meron din po tayong isang monitor na bagyo sa labas po ng PAR. Mas malayo naman po ito, no? Songda ang international name. Okay. 2,550 kilometers sa east-northeast ng extreme northern Luzon. Mm-hmm. So, hindi naman na po inaasang papasok ng ating PAR at wala na magiging direct ng epekto sa ating bansa. Okay. Ang ating pong sunrise ay 5:47 kanina lamang at ang ating sunset ay 5:38 ng hapon. At ang ating Philippine Standard Time ay 6:14 ng umaga. At mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benison Estarreja nag-uulat. Maraming salamat, Benison Estarreja, mula po naman sa Weather Forecasting ng Pag-asa. Oras po natin ay alas 6:14 ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Atin muna mga pambungad na balita. O ito na nga yung sinasabi ko kanina. Nagpatupad na po ng big time oil price hike ang mga kumpanya ng langis sa bansa sa kanilang mga produktong petrolyo na epektibo po ngayong araw, Oktobre 11. At pinangunahan po ito ng kumpanyang Flying V na nagdagdag ng presyo ng 85 sentimos sa bawat litro po ng gasolina. At piso at 55 sentimos naman, 1.55 kada litro ng diesel at 1.55 rin kada litro ng kerosene. Epektibo po yan kagabing alas 12:01 ng hating gabi. Kali madaling araw na. Kumunadaman po na nagpatupad ng dagdag presyo ang mga kumpanyang Pilipina Shell, C-Oil, PTT Philippines, Chevron, Philippines Incorporated, dahil dating Caltex, at Phoenix Petroleum Philippines. Nakahalintulad din na halaga na epektibo kanina pong alas 6 na ng umaga. Ay, nako. Sabi ng mga motorista. Ay, naku, sabi ng mga driver ng jeepney pampasero at ang mga driver ng bus. Talaga naman, ha? Sa ating mga pambungad pa rin balita, mainit na tinanggap kahapon ng mga taga-Basilan Province si Pangulong Rodrigo Duterte sa kanya po naman pagbisita doon kasama ilang miyembro ng gabinete. At hinarap po ni Duterte ang mga magsasaka at miyembro ng Lamitan City Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative at sa Isabela City. Okay. Teka, ayusin ko lang. Ayan. Namigay ito at si Agricultural Secretary Manny Piñol ng mga farming equipment. Tulad po naman ng mga traktora at 70 bangka para sa mga mangingisda. Naglaan din ang pangulo ng mga palay at mais, gayon din ang fertilizer. Asama rin sa itinanover ng pangulo ay ang dalawang farm tractors at nasa 70 units ng bangka para naman sa mga mangingisda at agar-agar farmer.
Aron din ang mga politikong loyalista ni Deputy Presidential Liberal Party candidate Marrojas. Alas 6:16. Report muna tayo mula sa ating RJA Patrol sa labas. Aba, investigasyon sa National Bilibid Prison Drug Trade, tinuldukan na ng Justice Committee sa Kamara. Felix Tambongco, please come in. Magandang umaga, Supremo. Ano itong tinuldukan na? Oo, okay. Matapos na 4 hours sa pagdinig ng Mas Committee on Justice Supremo. Yan ang tinuldukan ng Committee ng investigasyon sa isyu ng paglaganap ng droga sa New Bilibid Prison. Hindi na magpapatuloy ang pagdinig? Eh, ganap na alas 11:30, tinapos na ng Committee yung pagtatanong ng mga kongresista sa 7 testigo at tapos na rin yung investigasyon. Ibig sabihin, sapat na yung ebidensya? Oo, sapat na yung ebidensya kasi itong sinabi ng 7 testigo na pinabibilangan ni si Vicente Dr. El Ragos, Renante Diaz, si Romel Palca Santos at Junel Sanchez. Ito yung Oh, nawawala ka. Ah, medyo labas-labas ka ng konti. Oh, kabilang ito rin sa may 22 testigo na iniharap. Oo. Oh, dun sa pag-arap ka ng 7 kahapon, eh ito yung upang mapatunayan yung mga nagaganap ng corruption sa loob ng bilangguan, mismanagement, at kung paano lumaganap ang droga sa loob ng pambansang Pingitan. Oo. Oh, sa pagdinig niya kahapon, lumilitaw na umano, isa sa 2 witness sa pagitan ito sina J.B. Sebastian, at Junel Sanchez ang nagsisinaling. Kaya iniinumali ang tulong ng PDEA at ng Presidential Security Group dahil si Sanchez 1 ay under ng PSG. At ito rin yung makakatulong umano para i-determine kung sino sa dalawa ay nagsisinaling. Kung magkakataon, ay pwedeng kasuhan yung dalawa. At ayon pa dito sa chairman ng Justice Committee na si Reynaldo Umali, sapat na kanilang nakuha ang testimonya mula sa dalawang witnesses na kanilang niharap sa 4 na pagdinig para maghain naman ang kaso ang Department of Justice. May basihan na rin naman dahil wala namang kumontra sa findings na ang totality ay isang komprehensibong larawan ng investigasyon. Ipinakita rin naman ang pagiging competent ng mga miyembro ng komite. Ayon pa kay Mali ang mga sinabi ng mga testigo laban kay Senator at dating DOJ Secretary de Lima ay unrebated, uncontroverted, at unreputed. O, tatlong tanong-alang batas naman ang kanilang pangunahing iahain. Ito'y resulta ng investigasyon kabilang sa mga panukalan ito ang wiretapping at drug-related concern. Pag-amyenda sa Bank Secrecy Law, okay. At pag-amyenda sa Bureau of Correction Modernization Act. Okay. Kung may iba pa naman ang panukala na iahain ay nakadepende na rin sa magiging pagdinig naman ng subcommittee sa magiging rekomendasyon ng iba pang committee members. Sinabi pa ni Umali naman mga ilang usapin pa rin na patuloy din rin katulad sa isyu ng droga ay papaubaya sa House Committee on Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Robert H. Barbers at ang security o committee on security na pinamumunuan naman ni Congressman Romeo Acop. Ikukonsidera nila ang komite ang isinumiting rekomendasyon ng Volunteers Against Crime and Corruption sa iba pang panukalang batas para ireforma ang mga bilangguan sa bansa. Okay. Samantala, Supremo, hindi na tuloy ang isinera ni Umali ang posibilidad na muling mag-convene ng Justice Committee sa isyu ng NBP drug trade. Iyon ay kung sakaling mahuli si Ronnie Dayan, ang dating driver bodyguard ni Senator Laila Dilima. Just in case na mahuli si Dayan, apapano yan, investigahan din si Dayan? Eh, ito rin kasi yung isa sa pinakasusi eh. Oo. Kasi yung lahat ng koleksyon, maliban doon sa sinasabi, ito yung tinatanggihan naman ni Junel Sanchez, ang lahat ng koleksyon ay halos pumasok kay Ronnie Dayan. Okay. Si Felix na magpagulat para sa Etras TV, ang impila ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa Felix Tambongco. Tama
Samantala, mapapaga ang pagtanggal ng window hours para sa number coding sa kahaban po naman ng EDSA Avenue at C5 Road dahil sa darating na October 17 na ang implementasyon nito. Ayon po sa Metro Manila Development Authority o MMDA, dapat ay sa October 31 ang umpisa sa pagtatanggal ng window hours para sa UBBRP o number coding sa kahaban ng EDSA, C5 Road, Alabang Sabote Road, Ruas Boulevard at buong Mandaluyong City. Napatid po sa MMDA ito ang napagkasunduan sa pulong ng Interagency Council on Traffic o IAC na ginanap kahapon ang window hours na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon na dati pwedeng dumaan ang mga sasakyan na naka-number coding ay ipinagbabawal na. Ibig sabihin ang number coding simula po sa umaga hanggang gabi na maghapon. Bago pa pasimula na magkasagawa ng tatlong araw na dry run na mag-uumpisa sa Miyerkules, October 12, at hindi mo na sila i-issuehan ng panikit. Ang ibig pong sabihin niyan, kung ang plaka mo ay nagtatapos sa 1 and 2, sa araw po ng Lunes, kahit anong oras, hindi ka pwedeng dumaan sa mga lansangan yan. Dahil maghapon at magdamag, ipinagbabawal ang mga plakang nagtatapos sa 1 at 2. Sa Martes, 3 and 4. Miyerkules, 5 and 6. Kaya yun, ha? At huwag matikas ang ulo, huwag pasaway. Oras natin 23 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Magbabalik po ako pagkalipas lamang ng ilang saglit. Manatiling nakatutok sa 8Try Media at 8Try TV. This is 8Try TV. Ang dami ng peke sa world. Pati ba naman puti mo? Peke din? Para totoong puti, mag Myra Vita White Moisturizer. May vitamin E at natural plant extracts to help nourish skin for that healthy white glow. May double sunscreen na, non-sticky pa. Ito ang totoong healthy white glow. From Myra Vita White Moisturizer. Yan ang alagang holistic. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Mantikang makapit, mag-dishwashing na Zuli! Mga loved ones ko, sobrang importante talaga nila sa akin. Kaya tuwing may sipon ako, ni Yosef, ayoko silang mahawa eh. Like yung lola ko, since nawala yung mami ko, sana yung tumayo yung nanay ko. And yung mga kapatid ko naman, sila yung lagi kong kakulitan. Hira ko na nga lang sila makasama, ahawaan ko pa. Don't worry, sagot ka lagi sa ginhawa ng Niyosep. Loved ones ko, di mahahawa. More of my ginhawa stories sa Niyosep Facebook. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8Try Media Broadcasting Network. Tag-ulan na naman. Sigurado, uso na naman ang baha. Maging handa, lalo na kung bahain ang lugar ninyo. Dapat laging ready ang emergency kit. Laman ito ay pagkain, tubig, gamot at damit na magagamit hanggang 3 araw. Kung may alagang hayop, samahan din ito ng kanilang gamit at pagkain. Tandaan, paghandaan ang sariling kaligtasan. Isang paalala mula sa 8Try Media Broadcasting Network. Ang tunay na kasangganang sambayanan.
A-Tri Media Broadcasting Network. Sa DZRJ, 810 AM, Radyo Bandido at A-Tri TV, Cable Link, Channel 7, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by A-Tri Media Pro Incorporated. Joey Falcon at Pia Morato. Ang inyong Morning Barkada, Joey Falcon at Pia Morato, only here sa Good Morning Philippines. Naunahan po tayo ng mga report kanina at ganoon din ang ating mga pambong at balita. Kaya ngayon lamang natin na maibibigay ang verse of the day, Bible verse of the day. Araw-araw na pagbasa ng mga talata mula sa banal na kasulatan, ang Biblia. Pampabuena sa umaga upang maging swerte sa loob ng maghapon. Narito ang Daily Bible Verse para sa araw na ito. Ang ating Bible verse ay nanggaling po naman sa mga awit. Kapitulo 62 sa versikulo 1. Sa Diyos lamang naghihintay ng tahimik ang aking kaluluwa. Sa Kanya galing ang aking kaligtasan. Yan po ang ating Bible verse for the day. At sa ating historical event, noong Oktubre 11 noong unang panahon, 1898, itinatag ni Thomas Gowan ang pahayagang The Manila Times. Oktubre 11, 1898 pala yun, Manila Times. Ang The Manila Times ay inilimbag upang matugunan ang demand para sa isang Amerikanong pahayagan mula po naman sa mga miyembro ng United States Army na sumasakop sa Maynila. Ang printing press na ito ng pahayagan ay matatagpuan sa Calle Alex, ngayon po ay Ligarde Street, sa Sampaloc, Maynila. At ang unang issue na inilabas ito ay may 8 pahina at may sukat na 12 pulgada. 12 pulgada pahaba, 8 pulgada pahalang. So, 12 by 8 inches. So, yun po ang ating historical event ngayon kung kailan inilimbag ang The Manila Times. October 11, 1898. Good morning, Philippines! At sabagat Oktubre 11 ngayon, happy birthday po sa lahat ng nagdiriwang ng inyong karawan sa araw na ito. Marami bang may birthday? Ay, pansit! Pansit Canton, pansit Wihon. Alala ko tuloy ang aking partner, si My Love sa Pia Morato. Pia, sweetie. Hello, sweetie! Nasaan ka ngayon? Eto na ang ating birthday greetings. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, my friend. Happy birthday to you. Ang una nating babatiin, nagdiriwa ng karawan ngayon ng mga celebrity, ay si Jason Francisco, actor. Jason Francisco, ito ba naging asawa ni Melay? Si Jason Francisco ay ang aktor na unang nakilala sa reality TV shows na Pinoy Big Brother. Bilang katambal ni Melay,
Cantiveros. Kalauna niya naging kabiyak niya. Ah, eto nga yung komedyante, naging asawa ni Melay. Nakapanood na rin siya sa ilang mga teleserye at pelikula tulad ng Banana Split, Forevermore, On the Wings of Love, Petra ang Kabayo at Shake, Rattle and Roll. 15. Siya ay 29 anyos na ngayon. Happy birthday, Jason! At diriwang din ang karawan ngayon ng isang Hollywood actress, si Joan Cusack. Si Joan Cusack ay isang Hollywood actress na nakilala sa pelikulang Working Girl at In and Out, kung saan nakatanggap siya ng nomination sa Academy Awards para sa Best Supporting Actress. Happy birthday, my friend. Napunod ko yung In and Out, pero yung Working Girl, hindi. Sino kaya si Ron? Naging bahagi rin siya ng comedy TV shows The Saturday Night Live. Siya ay 54 anyos na ngayon. Ang isa pang nagdiriwang ngayon ng karawan ay si Bobby Charlton, soccer player. Si Bobby, Sir Bobby, si Sir Bobby Charlton ay isang soccer legend na naglaro para sa Manchester United sa English Premier League ng 17 taon at 12 taon naman para sa national team ng England. Pinangunahan niya ang England sa World Cup Championship noong 1966 kasabay ng pagkakasungkit ng Golden Ball Award sa kaparehong taon. Siya po ay 72 anyos na ngayon. Hindi na po naglalaro ng soccer. happy birthday. 72, lalaro pa ng soccer, baka mapilayan ka na niyan. So, sa lahat ng mga nagdiriwang ng karawan ngayon, apa, happy birthday. Sana po ay marami pang karawan ang sumapit sa inyong buhay. At siyempre, huwag kalilimutan, pasalamat tayo sa ita sapagkat bawat birthday natin, ang ibig sabihin, dagdag na taon, bonus sa atin ng may kapal. Iba, pagka sinasabi, uy, nadagdagan na namang edad ko, parang nanghihinayang siya. Dapat pasalamat kayo kapag dumarating ang inyong karawan dahil binigyan na naman kayo ng bonus na isang taong dagdag buhay. Mahirap yung hindi na kayo bigyan ng bonus, hala. Pag hindi na kayo binigyan ng bonus, dead ball na. 34 minuto makalipas ang ika-anim ng umaga sa ating trivia. Trivia! Alam ba ninyo na hindi umiinom ng tubig ang mga kangaroo rats? Sila lang ang gumagawa ng sarili ng tubig, ha? Gumagawa ng sarili nilang tubig sa pamamagitan ng kanilang pagkain at sa hangin na kanilang nilalanghap. Trivia! Galing naman ito, ha? Sana ganun din ang tao para hindi na tayo bibili ng mineral water. Ang tubig, bakit nagkaganyan ang buhay ng tubig ngayon, ano? Nung araw, kahit sa sapa lang, pwede ka nang uminom. Ang lilinaw ng sapa nung araw, ang lilinaw ng ilog. Pagka nga kami pumupunta sa Kengin o umakit kami ng kabundukan, basta may nadaan ng sapa, umiinom kami. Kasi ang linaw-linaw. Ngayon po, nakakatakot ng uminom sa mga sapa at mga ilog. Sa sapa, pagka uminom ka, baka mamaya may itlog ng lamok. Magkaroon ka pa ng dengue o Zika virus o malaria. Nung araw pati, kumatok ka sa isang bahay. Opo, makikiinom po. Pwede po bang makiinom? Aba, hindi ka magdadalawang salita. Sandali lang po, papapasukin ka pa. Pasok muna kayo, opo. At bibigyan kayo ng tubig nung may bahay. Ngayon, kahit magnangawa ka sa labas ng pinto, opo, makikiinom po. Walang sasagot sa'yo kasi takot na manakawan. Good morning, Philippines! Saka nung araw, walang masyadong trangka yung pintuan ng bahay.
Yung kahoy lamang na pinipihit. Wala yung mga kanda-kandado. Kailan lang labasan yung mga kandado. At saka nun, mga bintana ditukod. Wala naman nila ka mga bintana nun. Saka yung mga dinding, lalo na sa mga parteng bukirin. Ang dinding sa wali, pag sumilip ka, kita mo yung mga nakahiga sa loob pag natutulog. Pero walang bastos nun, ha? Walang manyakis. Ngayon, nakakatakot. Hindi pwedeng walang kandado na nakawan ka. Papasukin ka pa. So, yun po ang ating good news sa oras na ito. Samantala, ay, trivia sa oras na ito. Samantala sa ating good news. Mga balitang pampasigla sa umaga. Balitang pang good vibes. Mga balitang nakaka-inspired. Heto na ang ating good news. Ano ang ating good news sa oras na ito? Aba, NDU Cotabato graduate, top-notch chair sa mechanical engineering. Aba. Ipinagmamalaki po ng Notre Dame University at buong Cotabato City si Elso Ilombaring Jr. na naging top-notch chair sa katatapos lamang sa September 2016 Mechanical Engineering Licensure Examination. Nakakuha ng 90.15% na rating si Engineer Ilombaring sa first take nito, ha? Unang take lang sa exam dahil upang pangunahan ang mahigit 3,000 nakapasa. Mula sa isang mahirap na pamilya si Ilombaring at nagsikap na maging eskolar upang makatapos sa kanyang pag-aaral. Produkto ito ng Cotabato City Central Pilot Elementary School, Notre Dame Village High School, at Notre Dame University Cotabato City. Nagtapos ito bilang valedictorian at summa cum laude sa kanyang pag-aaral. Inihanda naman ng Notre Dame University at City Government ang isang celebration para sa parangal na ibibigay ni Engineer o kay Engineer Ilombaring sa mga Cotabateños. Nakakatuwa po yung mga ganun, ano? Yung mga nanggaling ka sa mga remote areas, yung mga rural areas, na hindi mo sukat akalain na doon uusbong ang isang matalinong tao, ha? Maraming mga kabataan ang gustong pag-aralin ng mga magulang pero tamad. Marami naman ang gustong mag-aral na kabataan pero walang pera. Kaya minsan talagang sasabihin mong minsan hindi mo maintindihan ang kalakaran ng buhay. Kung sino yung may pera, ayaw mag-aral. Tamad mag-aral. Kung sino yung walang pera, siyang gustong-gustong mag-aral. Ano kaya? Magpalit na lang ng magulang. Kaya nga, minsan nakapagtataka rin ng buhay. Pero sabi nga sa kanta, tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Good morning, Philippines! At sa ating GMP News, nagsanipwersa ang Department of Health o DOH at Department of Education sa kampanya kontra Zika virus. Nanawagan si Deputy Secretary Leonora Briones sa mga paaralan sa buong bansa na makipagtulungan sa Department of Health sa pagpapakalat ng impormasyon tungkol sa nasabing virus para mabawasan ang tsansa ng mga mag-aaral na magkaroon nito. Muli ring binalikan ng kalihim ang 209 DepEd Memorandum na nag-uutos na hanggat maaari ay pigilan po naman ang pagkalat ng mga lamok na Aedes aegypti o yellow fever mosquito na nagdadala po naman ng mga sakit na dengue kagaya ng chikungunya at yellow fever virus. Iniyak din ni Briones na mahalagang maging alerto at makipagtulungan sa mga ginagawang hakbang ng komunidad sa pagsugo ng Zika virus tulad ng simpleng paglilinis sa paligid at pag-iwas sa pag-imbak ng tubig na pwedeng pamugar naman ng lamok. Good morning, Philippines!
41 minuto makalipas ang ika-6 ng umaga. Babalik po tayo pagkalipas lamang ng paalaala. Manatiling nakatutok sa A-Tri Media at A-Tri TV. This is A-Tri TV. Celebrating its 55th anniversary, Mapicon is headed to Bacolod. Be part of the national caravan together with Mapicon's 46 branches. Learn to keep your families and communities pest and disease free. Get great deals on Mapicon's patented Filipino inventions for your home and the environment. Get in touch with any Mapicon branch and know about your local caravan stopover and special promos. Thank you for helping Mapicon accomplish its mission for the past 55 years. You're in control with Mapicon. Promo period is from September 5 to October 29, 2016 for DTI FDED SPD permit number 10849 series of 2016. Every single global ill that plagues the earth can be traced back to human overpopulation. Humanity is the disease. Inferno is the cure. He created a plague. He left a trail so I can find it. Inferno is being carried to every corner of the earth. Florence. Istanbul. Venice. There are clues all over the world. Lucky 7 Koi Productions Incorporated, in cooperation with Solaire Resort and Casino, present Powerhouse, Pinoy world-class performers. Spearheaded by former Journey frontman Arnel Pineda, with other performances by Michael Pangilinan as he sings Pare Mahal Mo Raw Ako, and the next big diva, Morissette, with a special participation of UK's X Factor finalist, The Fourth Impact, and Japinoy Star Quest brand champion, Mayumi, and TOMS Band. Powerhouse, Pinoy world-class performers, happens on October 28, 2016, 7:30 p.m. at the Theater Solaire Resort and Casino. Ticket prices are at 7,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, and 1,200 pesos. Tickets are available at Ticket World. For more information, call 891-9999. Ang tunay na kasangganang sambayanan. A-Tri Media Broadcasting Network sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido at A-Tri TV Cabling Channel 7 ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by A-Tri Media Pro Incorporated. Joey Falcon at Pia Morato. This is your morning call. Good morning, Philippines! Balik po tayo sa Good Morning Philippines. Napangalan pa rin ang aking My Labs na partner, si Pia Morato. Ako po si Joey Falcon. Kasama ninyo sa mga oras na ito. At siyempre, kapag ganitong oras, ay babasahin na natin ang unang sulat na padala kay Ate Pia at papayuhan po naman niya mamaya. Kahit siya nasa malayo, nakapagpapayo pa rin si Ate Pia. Ang unang liham ay padala po ni Clara. Kayo man, kapag gusto niyo magpadala ng liham, problema, yung problema sa magulang, problema sa asawa, problema sa anak at sa kapatid, ganun din sa kapitbahay, sa kaibigan, ipadala lamang dito sa atrymedia@yahoo.com o sa aking personal account, joeyfalcon@yahoo.com. At ang unang liham ay padala ni Clara. Sabi pa ni Clara, Dear Ate Pia, ako po si Clara, 27 anyos, waitress sa restaurant kung saan ko nakilala si Larry, isang taxi driver na tulad ko ay nagsisikap na makaahon sa hirap. Nakaibigan kami at nakasuntong mag-live-in muna bago pakasal, sa sandaling handa na kaming magkaroon ng pamilya. 5 taon kaming nagsama ni Larry, kahit tuto lang familia ko. Isang umaga ay pinagtapat niya sa akin na gusto na niyang umuwi sa kanilang probinsya sa General Santos City.
Isasama niya raw ako. Kung gusto ko at doon na kami magpapakasal at bubuo ng sariling pamilya. Tinutulan po ito ng nanay ko, Ate Pia, dahil sa kahit anumang kagipitan, maigi raw na malapit sa kamag-anak. Pero dahil mahal ko ang aking kalibin, sinuway ko si nanay at sumama ako sa kanya. Ate Pia, magtatatlong taon na kami sa Gensana pero nananatiling pangako ang lahat ng sinabi ni Larry. Lungkot na po ako dahil malayo ako sa aking pamilya. Iniisip ko po kung anong klaseng kinabukasan ang naghihintay sa akin. Magko 40 anyos na po si Larry pero ayaw niya pa rin kaming magkaanak. Ayaw niya raw matulad sa mga kapatid niya na hirap sa buhay at maraming anak. Ate Pia, ano po itong napasukan ko? Pagpayuhan po ninyo ko. Umaasa, Clara. Bueno, Clara, antayin mo mami ha. Ang apayo ni Ate Pia, maya-maya lamang ng konti ha. Oras natin, 47 minuto ang makalipas ang 6 ng umaga. Dito pa rin sa... Good Morning, Philippines! At sa ating trivia uli. Trivia! Alam ba ninyo na ang starfish ay walang utak? Hirap naman itong buhay na ito. Sa halip ay mayroon itong komplikadong nervous system para makapag-adjust sa kanilang paligid. Siguro mas maganda pa yung, ano kaya kung sa tao yan, walang utak. Pero mayroon tayong komplikadong nervous system para makapag-adjust sa paligid. Siguro walang utakan, ano? Pagka walang utak, walang masyadong madudugas. Ano yan po ang ating trivia sa oras na ito? Trivia! Samantala! A-A-A-Tri-TV Ano ito? Drug personality patay sa pamamaril sa Pasay. Jojo Sika, please come in. Yes, maganda morning sa iyo. Kasabang Joey Falcon. Ito nga, tatulot vivos, ano? O dead on the spot, ang biktimang nakilalang si Romeo Joel Torres, 37 years old, natapos pagbabarilin kagabi sa may bahagi na St. Mary Street, 186, 19 Maricaban, Pasay City. Base sa initial na ulat, itong si Piotri Catalino Gasmin na nakatambay sa lugar itong si Torres nang biglang dumating ang dalawang sospek lula ng isang motorsiklo at agad itong pinagbabaril sa iba't ibang bahagi ng katawan na mabilis na tumakas ang pinakikilalang sospek habang iniwang nakaandusay at wala ng buhay si Torres. Sumuko na sa umano ito sa Oplat Tukang, subalit patuloy pa rin sa illegal na gawain na nakuha sa crime scene ng mga otoridad ang limang basyo ng bala mula sa kalibre 45 barila. Ito si Jojo Sikat para sa Good Morning Philippines sa HY Media TV, ang himpilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat, Jojo Sikat! Ayon, patay na naman, drug personality. Kasi naman, nagsisuko na kayo noon sa Oplantokhan kung bakit bumabalik pa kayo sa inyong hanap buhay. Alam naman ninyo talaga ang sabi nga, lilinisin lahat ng may kinalaman sa illegal na droga. Kaya dapat manahimik na kayo, ha? Oh, nanonood na naman si Chamir na dyan sa Canada. Kumusta si Chung Delphine dyan? At saka si Naongge. kumusta kayo lahat dyan sa Canada, ha? Yan, walang delikado, ha? Walang habulan ng mga drug users, drug pusers.
Samantala sa ating international news. Mga balita sa labas ng bansa, international news, para alam natin ang nangyayari sa mga karatig bansa, maging ang lagay ng ating mga kababayan sa abroad. Heto na ang mga balitang pang-abroad. Kinumpirma po naman ng Islamic State ang pagkamatay ng kanilang propaganda chief, si Wal Adi Hassan Salman Al-Fayyad, o kilala bilang Abu Mohammed Al-Furqan, ay kasamang napatay sa US-led airstrike sa Raqqa, province sa Syria noong nakaraang buwan. Hindi naman binanggit pa ng ISIS kung kailan at paano ito napatay ng airstrike. Umaasa naman ang Pentagon na mas marami pang mga matatas na opisyal ang ISIS ang kanilang mapapatay sa patuloy nilang ginagawang opensiba sa Syria. Good morning, Philippines! Alas 6:52 at sa ating kakaibang balita. Grabe na ito. Isang lalaki sa Australia ang tinaguri ang may pinakamaraming tato sa katawan. Umabot nga raw po sa 1,000 oras ang ginugol ni Lucky Diamond Rich para lang matatuan ng daan-daang tattoo artist. Daan-daang tattoo artist ang nagtulong-tulong. At inabot po ng 1,000 oras ang pagtatato sa kanya. Ano kayang ginawa sa katawan to? Ginawang dyaryo? Nagsimula ang hilig ni Lucky sa pagpapatato habang siya ay namamasyal sa ibang bansa. Naging koleksyon niyang makukulay na tattoo sa iba't ibang bansang kanyang pinupuntahan. Pero hindi siya nakontento rito. Ang sinunod nga niyang ginawa, ang patatuan ng buo niyang katawan. Sa ngayon, 100%, 100% ng kanyang katawan ay may tattoo na, kabilang ang kanyang eyelids. Yung sa may pilik mata. Delikadong skin sa pagitan ng mga daliri sa paa. Tenga, maging hanggang kanyang gilagid, ay hindi rin nakaligtas. At siyempre, dun sa kanya may tattoo rin. Siguro cobra. Nagpatuto naman sa ngayon ng mga puting disenyo sa ibabaw ng itim at makulay na disenyo sa ibabaw naman ng puti. Official nang siya ang world most tattooed person sa buo niyang katawan. Talagang ang tao, ano? Iba-iba talaga ang hilig. Aba, DOH, naghain ang motion for reconsideration sa Korte Suprema para ipatanggal ang inilabas nitong TRO. Narito ang magre-report, walang tato sa katawan, si Nestor Cagitla. Nestor? Magandang umaga, Joey. Naghain ang motion for reconsideration ng Department of Health sa Korte Suprema para ipatanggal ang inilabas nitong temporary restraining order noong June 16, 2016, na nagbabawal sa pagbibenta ng ilang contraceptive. Nagtungo sina Health Secretary Pauline Obial at Political General Jose Caldida para sa paghahain ng MR at 40 na pahina ng dokumento ng DOH. Bukod sa hirit na lifting ng TRO, na isdiin ang kagawaran na iakyat na ang naturang usapin ng sa inbox ng Supreme Court para tuluyan ng maipatupad ang kabuuan ng reproductive health law. Naniniwala ang DOH hindi may tuturing na mobilization ang mga contraceptive na saklaw ng PRO gaya ng Implanon at Implanon NXT. Launa nang sumugod sa Korte Suprema ang ilang grupo ng kababayan pabor sa full implementation ng RH Law. Dala ang kanilang plakad at tinalampag ng mga membro ng paglikhain ang bahuaran ng Korte Suprema para ihirit ang pagdawit na sa inilabas na TRO ng kataas-taasang hukuman.
para sa DZRJ 18AM, A-Try TV. Ito si Nestor Cagitla, Radyo Bandido. Maraming salamat, Nestor Cagitla. A-Try TV. Oras natin, 56 na minuto. Aba, 4 na minuto na lang bago mag-ikapito ng umaga. At narito na ang unang liham na ipinadala at papayuhan na rin ni Ate Pia. Ang unang liham ay nanggaling nga kay Clara. Sabi pa ni Clara, Dear Ate Pia, ako po si Clara, 27 anyos, waitress sa restaurant kung saan ko nakilala si Larry. Isang taxi driver na tulad ko ay nagsisikap na makaahon po sa hirap. Nagkaibigan kami at nakasuntong mag-live-in muna. Bago pakasal, sa sandaling handa na kaming magkaroon ng pamilya. 5 taon kaming nagsama ni Larry kahit tutol ang pamilya ko. Isang umaga ay pinagtapat niya sa akin na gusto na niyang umuwi sa kanilang probinsya sa General Santos City. Isasama niya raw ako kung gusto ko at doon na kami magpapakasal at bubuo ng sarili naming pamilya. Tinutulan po ito ng nanay ko Ate Pia dahil sa kahit anumang kagipitan daw, mas maigi na raw ang malapit sa mga kamag-anak. Pero dahil mahal ko po ang aking kalibin, sinuway ko si nanay at sumama ko sa kanya. Ate Pia, magtatatlong taon na kami rito sa General Santos City pero nananatiling pangako ang lahat ng sinabi ni Larry. Lungkot na lungkot na po ako dahil nalayo ko sa aking pamilya. Iniisip ko po kung anong klaseng kinabukasan ang naghihintay sa akin. Malapit na pong mag-40 anyos si Larry pero ayaw pa rin niya kaming magkaanak. Ayaw niya raw matulad sa mga kapatid niya na hirap na hirap sa buhay at maraming anak. Pagpayuhan po ninyo ako, Ate Pia. Ano ba itong buhay na pasukan ko? Tama po ba nangyayaring ito sa akin? Umihingi ng payo, Clara. Clara, narito ang payong ipinadala ni Ate Pia habang siya ay nasa Ilocos. Ipinadala ito sa pamamagitan ng email. Matapos mabasa ang iyong liham. Sabi pa ni Ate Pia ni My Loves, Dear Clara, salamat sa pagsulat mo sa amin. Sa aking tingin, sobra-sobra na ang pagkakataong ibinigay mo sa iyong kalibin para tuparin ang mga ipinangako niya. Tama lang na mag-isip-isip ka na. Unang-una, ikaw ang lugi sa relasyong mayroon kayo. Pangalawa, kung tunay ang pagmamahal ng kalibin mo sa iyo, iisipin din niyang damdamin mo, lalo na ang puntong nalayo ka sa iyong pamilya alang-alang sa kanya. Ikinalulungkot ko na ang tingin ko ay hanggang pangako lamang ang lahat, pero nasa iyo pa rin ang desisyon. Pero kung sa tingin mo naman at pakiramdam mo ay hindi mo na kaya, ay kumilos ka na kung ayaw mong panghinayangan mo na lang habang buhay ang sarili mo. Sayang ang mga oras. Good luck at God bless. Sumasa iyo, Ate Pia. Ayon Clara, ang payo sa iyo ni Ate Pia, mag-isip-isip ka na raw. Tumatakbo ang panahon. Pero walang nangyayari. Baka sa bandang huli, ikaw ang talo. Isip-isip, ha? At may time ay pakamuni-muniin mo rin. Oras po natin, alas 7 ng umaga. Magbabalik po ako makalipas lamang ang ilang paalala mula po naman sa ating himpilan. Manatiling nakatutok sa A-Try Media at A-Try TV. This is A-Try TV.
Chachahin mo, baby! Ang programang sagana sa mga bagong impormasyon at dagdag kaalaman sa ating kapaligiran. Naghahatid ng mahalagang mga balita at una ang public service. Chachahin mo, baby! Kasama si Jimmy Morato, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, dito sa DZRJ 810 AM, Radio Bandido at HRI TV, Cable Link Channel 7. Hatid sa inyo ng HRI Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Lumindol at nasa loob ng isang gusali, gawin ang duck cover and hold. Habang lumilindol, yumuko o umupo, magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak hanggang humupa ang lindol. Lumayo sa mga babasagin gaya ng bintana, estante at cabinet na maaaring bumagsak. Pag humupa ng lindol, lumabas ka agad ng gusali at pumunta sa open area. Huwag gumamit ng elevator o escalator sa inyong paglabas. Suriin ang sarili at mga kasama kung may nasugatan. Maging alerto dahil maaaring magkaroon ng aftershocks. Tandaan, paghandaan ang sariling kaligtasan. Isang paalala mula sa HRI Media Broadcasting Network. Ang sandigan ng mga nangangailangan, tiwala sa kabataan, karamay sa pagbabagong buhay. Sa anumang laban, ito ang inyong kasangga. Kasangga mo ang langit. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Langit, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lang sa DZRJ 810 AM at HRI TV sa Cable Link Channel 7. Hatid sa inyo ng HRI Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Tag-ulan na naman! Sigurado, uso na naman ang baha. Maging handa, lalo na kung bahain ang lugar ninyo. Dapat laging ready ang emergency kit. Laman ito ay pagkain, tubig, gamot at damit na magagamit hanggang 3 araw. Kung may alagang hayop, samahan din ito ng kanilang gamit at pagkain. Tandaan, paghandaan ang sariling kaligtasan. Isang paalala mula sa HRI Media Broadcasting Network. Mga maiinit at umuusok na showbiz chika. Matatakam ka. Maglalaway ka. Showbiz chika ang hindi lang trending at pinag-uusapan, kundi iniimbestigahan. Dito sa HRI TV, Cable Link Channel 7, tuwing Sabado alas 2:30 hanggang alas 4 ng hapon. Chika ang chika, kasama sina Josabel at Afi Africa. Josabel at Afi Africa. Hatid sa inyo ng HRI Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by HRI Media Pro Incorporated. Joey Falcon at Bea Morato. This is your morning call. Good morning, Philippines! Balik po tayo sa Good Morning Philippines. Ako pa rin po si Joey Falcon, ang inyong supremo. At wala po si Tisay.
si Pia Morato nasa Ilocos po. Bukas pa po natin siya makakasama. Si Pia, my love. Trivia muna tayo, trivia. Trivia! Alam ba ninyo na noong unang panahon, pinaniniwala ng maraming tao ng mga buto at balahibo ng leopard. Sabi ni ba, leopard. Leopard ay nakagaling ng maraming karamdaman. Dahil doon, nanganib na tuluyan ang mawala sa mundo ang mga ito dahil sa sunod-sunod na panghunting ng mga tao sa leopard. Trivia! At sa ating pa rin international news, mga balita sa labas ng bansa, international news, para alam natin ang nangyayari sa mga karatig bansa, maging ang lagay ng ating mga kababayan sa abroad. Heto na ang mga balitang pang-abroad. Nababahala po ngayon ang mga otoridad sa Haiti dahil sa pagdala ng kaso ng cholera matapos ang pansamantala na pananalasa ng Hurricane Matthew. Ayon kay Vince De Genaro, ang Portao Prince Base Doctor, napatuloy ang pagkasagawa nila ng relief operation sa mga lugar na lubang na apektuhan ng bagyo. Patuloy din ang kanilang paghingi ng tulong sa ibang bansa upang mabigyan ng tulong ang mga nasalanta. Noong 2010, ay umabot na po sa 10,000 ang namatay dahil sa cholera matapos ang malakas na lindol. Pero ngayon po naman, ang dumapo sa kanila ay ang malakas na bagyong si Matthew. Good morning, Philippines! Ano na kaya ang sitwasyon ng trapiko ngayon? Mamaya po, malalaman natin ang sitwasyon ng traffic sa pamamagitan ni Tina Arevalo. Samantala, unahin muna natin ang report na mula kay Felix Tambongco. Isa sa testigo sa NBP drug trade, ipinaresto na po ng kamera. Felix Tambongco, please come in. Ipinaresto na nga ng House Committee on Justice sa Kamara ng Representantes ang isa sa mga witness na si Ronnie Palisok Bayan sa hindi tutupagsipod sa pagdinig sa isyo ng umunay pagtanggap ng drug money ni dating DOJ Secretary Laila De Lima. Si Dayan ang tinuturong tumanggap ng milyong-milyong piso mula sa mga big-time drug dealers sa New Bilibid Prison para sa kampanya ng dating kalihim sa pagkasinador. Sa pagdinig ng komite kahapon, siyam na mga ambabatas ng miyembro ng Justice Committee ang pumayag na isahit ng contempt si Ronnie Dayan dahil sa pagbaliwala nito sa patawag ng komite. Ang pagbaliwala umano sa patawag ng komite malino na pambabastos sa buong institusyon ayon kay Justice Committee Chairman Reynaldo Umali at Majority Leader Rodolfo Pariñas. Inaatasan rin ng komite ang Bureau of Immigration and Deportation ilagay sa watchlist si Dayan at hindi na ito payagang makalabas ng bansa. Ito, si Felix Tambongco nag-ulat para sa 8RI TV, ang umpilan ng bawat Pino. Maraming salamat, Felix Tambongco. 8RI TV. Oras natin, 10 minuto na po makalipas ang 7 ng umaga. Pa-Buenas muna tayo, ha? Sa good news muna tayo para Buenas. Mga balitang pampasigla sa umaga, balitang pang-good vibes, mga balitang nakaka-inspired. Heto na ang ating good news. Sa good news natin, aba, target daw ng Duterte administration ang babigyan ng serbisyo ng kuryente ang buong bansa pagtapos pagsapit ng taong 2020.
ibig sabihin mga apat na taon na siyang nanunungkulan noon. Ito ang iniyayag po ni Energy Secretary Alfonso Cusi sa kanyang pag-arap sa mga negosyante mula sa Europa sa sinagawang EU Summit kamakailan. Bukod sa 100% electrification target, hangarin din niya ng kasalukuyang administrasyon na mapag-isa ang power grid ng Mindanao, Luzon at Visayas pagdating po naman ng 2022. Paliwanag ni Cusi, priority nila na matiyak na may sasayos ang serbisyo ng kuryente sa bawat tahanan sa buong bansa at pagpapalakas ng supply. Samantala, ang ikalawang liham naman na padala kay Ate Pia, basahin na natin. Habang matamang nakikinig, si Tina Arevalo. Mula po naman sa traffic.com. Ang ikalawang liham ay padala po ni Selena. Sabi pa niya, Dear Ate Pia, ilang taon na rin ang nakalilipas nang mabisto ko na nagkaroon ng affair ang mister ko sa isang babae na close sa aking biyana na babae. Natapos na ang kabanatang yun sa buhay ko na muntik nang naging daan sa paghihiwalay namin ng landas ni Mario. Napatawad ko na rin si mister sa ginawa niyang pangangaliwa. At sa kapwa namin pagsisikap, nagawa naming malampasan ang mga balakid sa pagkakaroon ng masayang tahanan. Pero Ate Pia, hindi ko po mapatawad ang biyanan kong babae sa ginawa niyang pangungunsinti kay Mario noong kasagsagan ang pangangaliwa niya sa akin. Hanggang ngayon ay parang sinasadya niyang ipakita na mas pabor siyang ang amiga niyang bata ang pakisamahan ng kanyang anak kaysa sa akin. Pinilit niyang pinaglalapit ang mister ko sa kanyang amiga. Isinasama niya ito sa mga okasyon naming pampamilya. Dapat ko pa po bang pagsabihan ang biyanan ko sa ginagawa niyang ito sa akin? Kapag nababanggit ko ito kay Mario, pinapayuhan niya akong dead mahin na ang kanyang mama dahil mistula na anyang nag-uulyanin na ito. Ano po ang gagawin ko, Ate Pia? Gumagalang Selena. Selena, antayin mo mamaya ang payo ni Ate Pia. Selena, pero pag ito nag-imbyanan mo, mabait ito. Eto na, si Tina Arevalo mula sa traffic.com. Tina, magandang umaga. Good morning. Okay. Ano? Kapag ikaw nag-imbyanan, okay ha? Oo, cool na, cool. Oo, yes lang ng yes. Oo. Ay, pero kung ikaw nasa katayuan nito, anong gagawin mo? Saan po yung binan o yung... Yung itong si Selena. Si Selena? Isang... Oo nga, deadman na lang. At medyo may dead na si mommy. Deadman na lang ano? Oo. Ay, sabi nga nung asawa, yung nag-uulyanin na. Oo. Pero nag-uulyanin, masama yung pagka-uulyanin, ano? Nagre-reto ng ibang babae. Masama yun. Hindi siguro na-realize. Oo, mahilig siguro magsabong ito. May sarili siyang panabong doon sa anak. Sana ma-realize. Tapos sabihan din siya ng asawa. Oo. Yung anak. Mm. Diba na, mami, ang ginagawa niyo po. Oo, makakasira sa aming pamilya, diba? Right. Inuuna natin si Ate Pia. Correct. Nagmamahal si Pia, no? Oo, nasa Ilocos. Ay, naku, Miss Pia, sana sinabi mo ako. Yan ang pinakagustuhan. Nasa Ilocos yung my loves ko. Kaya, ay, okay. Nakarating doon, Sir Joey. Oh, hindi ka pa nakarating doon? Pa. Maraming Ilocano ron. Oo nga. Ilocano sila eh. Oh. Okay, traffic ay, tayo. No. Oo nga, meron hong baha sa May Buendia. Kaya yung on-ramp, ang off-ramp pala, yung pagbaba ng skyway. Mm. Traffic, kasi baha po sa May Dolorosa, sa May Buendia.
umaabot ng gutter ito, but of course... Sa may Buendia, Osmeña Highway yan. Yes. Oo. Ito, ano na ito, no? Years. Dekada na ito. Oo, lagi nga dyan. Oo. So yun ang nagiging dahilan kaya humatraffic. Tapos may hinuhukay pa dyan. Oo. Yung Skyway. Skyway, hindi pa natatapos, pero malapit na. Oo, sana nga. Mabilis din ha, makikita mo, ang bilis din eh. Oo, sana nga, para ika nga makabawas kahit pa paano sa daloy ng trapiko. Opo, pero may bayad po yun ha. Hindi, bali. Alam mo ang tao, magbabayad eh, basta maginhawa lang ang pakiramdam. Oo, but oh, hindi rin eh, hindi rin masyado nang Skyway. Yung iba, ang kuripot. Oo, anyway, kung everyday nga ka naman, hello. Pero kung one time, big time na daan, okay lang. Oo, one time lang, yung Biyernes lang naman. Oo, pero kung araw-araw na biyahe mo, Sir Joey, ha, malakalaka din yun. Yun na lang yung pinaghahanap ko. Oo, diba? Naku, pahinga ka na lang dyan. Oh, eto na po. Okay. Matraffic yung De La Rosa, Buendia, Osmeña. At yan ho ay umaabot ng gutter. Ang tubig pa dyan, kayang-kaya naman ng mga motorista natin. Siyempre, dadahan-dahan nga lang po at yung bahaging yan na Buendia ang magkabilang panig sa ngayon. Kung galing kayo ng Ayala Extension, galing din kayo dito sa May Taft Avenue, ay napakahirap po ng magiging biyahe nyo, napakabagal. At ganun din po, naapektuhan din dyan yung mga nasa may bandang Chino Roses Avenue, sa may Amorsola, sa may Washington, lahat po nang tatagos dito sa may Osmeña and Buendia. Now, yung... EDSA, naku, halos umaabot na bandang Pasay from Quezon City all the way to Pasay. Lumala na lalo. Ang southbound lane po ay napaka-traffic. And yan po ay dire-diretso nga. Kasi dito po, sa may bandang, yung istasyon ng bus ng Victory. Meron kasi hinuhukay dyan sa may gilid. Hindi pa natapos-tapos. Mga dalawang linggo na po yan. So, ay iniinda rin ng mga motorista natin sa ngayon. Again, dumudugtong na ho yung pila ng mga sakya mabagal na usad from Makati or from Quezon City sa EDSA hanggang dito po sa may area ng Pasay. Mula sa traffic.com, ako po si Tina Arevalo para sa 1883 Media, ang himpila ng bawat Pilipinas. Okay, maraming salamat, Tina Arevalo. Si Tina Arevalo po yan, mula sa traffic.com. Agadit sa atin sa oras na 18 minuto makalipas ang 7 ng umaga. Ako po'y babalik pagkalipas lamang ng ilang mga paalaala mula sa ating himpilan. Aba, wala pala tao ron. Kaya pala wala akong makita ang ulo man lang. Sabi ko, nasaan na yun? Walang tao sa technical. Okay. Balik po muna tayo. Asan yung tao ron? Tuloy-tuloy po tayo. Baka nag-witness sa kongreso ah. Biglang nawala eh. Tala sa ating GMP News muna. Tinan nyo nga naman, ano, kahit yung European Union, ating binabatikos, tumutulong pa rin po. Eto nga po, patuloy na susuportahan ng European Union na ang kumpanya kontra illegal na droga ni Pangulong Rodrigo Duterte. Matapos ang mga maaanghang na pahayag nito sa grupo. Ayon sa sulat na nilabas ng European Union sa kanilang Facebook account, magbibigay pa rin ito ng tulong sa Department of Health na labanan ng mga kaso ng drug abuse sa bansa sa pamamagitan ng rehabilitasyon sa mga drug addicts. Samantala, inihayag rin ni European Union Ambassador to the Philippines, Franz Jessen, na nakipagpulong nito kay Presidential Advisor on Peace Process, Jesus Duresa. Natutulong rin ang European Union sa peace process sa pagitan ng Pilipinas at mga morong rebelde sa Mindanao. Nakasaad din sa sulat na kada taon, ay nagbibigay ang European Union ng 3 bilyong piso
para tumulong sa mga programa ng DOH at Department of Justice. Yun ang maganda, ha? Kahit nagkaka-windang-windang yung kanilang pandinig sa mga patutsada ni Pangulong Rodrigo Duterte, hindi sila napipikon. Sa halip, tutulong pa rin sila. O baka naman talagang nakikita nilang may purpose ang ginagawa ng ating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya kahit papano, wala na silang magawa. Talagang tutulong na lamang sila. Kasi it's either way, kontrahin mo o kumampi ka. O sabi nga, if you cannot lick M, join M. Alas po natin, alas 7:21. Report muna tayo bago tayo mag-break. Narito ang report ng ating kasama sa labas. A-A-A-Tri-TV Aba, Barker, pinagbabaril sa Caloocan. Ano ito, patay buhay? Jojo Sikat, please come in. Yes, natural. Kasamang Joey Falcon, Los Vivos ito. Los Vivos. Los Vivos. Aba. Salita, patay. Aba, oh. Ang Los Muertos ang patay. Oo nga pala. Marinig ka ni Ate Pia niyan. Pia Morato eh. Marinig ka ni Pia yan. Sabihin, Paltos. Paltos si Jojo. Los Muertos pala. Oo, Los Vivos patay. Ang Los Vivos ay patay. Ay, buhay, buhay. Ang Los Muertos patay. Ang Los Muertos patay. Ang Los Vivos ang buhay. Oo. So yan ay... Los Muertos. Los Muertos. Okay? Oh, easy. Okay, dahil despat ang isang burger na nakilalang si Jack Mendoza, 37 years old, na ninirasa sa Manila matapos sa pagbabariling kagabi na hindi pa nakikilala mga suspects at tabi niya malapit sa kanto na isa labi niya station sa Barangay 91, Caloocan City. Mm-hmm. Ay dito sa kinasasama ni Pansiro sa Lirolioda, bibili lamang ng kanin yung kanyang asawa ng pagbabarilin ito ng mga di nakikilalang suspect. Base sa ulat ng pulisya, tatlong riding in tandem na nakita sa lugar bago naganap ang pamamarila. Kilala sa kanilang barangay si Mendoza na bukod sa pagiging marker, tulak din ng illegal na droga ito. Ito si Jojo Sikat para sa Good Morning Philippines sa A-Tri Media TV, ang himpilan ng bawat Pilipino. Si Jojo Sikat! Ako, doon sa aking mga ka-Facebook yung nakago on live ako. 10% na lang po yung battery ko. Anyway, ubusin natin yan. Para lagi kayong nakatutok dyan. Oras natin 24 na minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Magbabalik po tayo pagkalipas lamang ng mga paalaala. Manatiling nakatutok sa A-Tri Media at A-Tri TV. This is A-Tri TV. Great things often come from humble beginnings. In 1995, Aquabest is established with the simple vision of an Aquabest store in every community. Driven by passion and commitment, and guided by its vision, Aquabest soared to be the leader in its industry. Through the years, many things have changed. New ideas flourished as Aquabest went ahead and forged new ground, reinventing the way we see and experience water through technology. From a single store, Aquabest can now be found everywhere in the country. And now, a new chapter is ready to be written. New communities and trends may come, but in the end, the vision remains the same. Mga loved ones ko, sobrang importante talaga nila sa akin. Kaya tuwing may sipon ako, ni Yusef, ayoko silang mahawa eh. Laging lola ko, since nawala yung mami ko, sana yung tumayong nanay ko. And yung mga kapatid ko naman, sila yung lagi kong kakulitan. Hira ko na nga lang sila makasama, ahawaan ko pa. Don't worry, sagot ka lagi sa ginhawa ng Niyosep. Loved ones ko, di mahahawa.
More of my Ginhawa stories sa news at Facebook. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Uy, si Miss. Unang tingin pa lang. Puti na. Kinis pa. Nag-Myra Vita White Hand and Body Lotion kasi. May vitamin E beads and natural plant extracts that help nourish skin deep inside for a healthy white glow. Puti at kinis, ay, hanggang malapitan. Yala na. Healthy white glow sa Myra Vita White Lotion. Yan ang alagang holistic by Myra. Trusted quality healthcare. Unilab yan. My name is John Paul, and I'm inviting everyone to watch BizTalk 101 here at 8Try TV, Cable Link Channel 7, every Sunday, 5 to 6pm. Where pag-uusapan po natin dyan ng mga iba't ibang business opportunities na pwede nating pagkakitaan. Once again, that's BizTalk 101, every Sunday, 5 to 6pm. See ya! Mga kabataan, samahan nyo kaming ma-inform, ma-inspire, ma-involve, at ma-empower dito lang sa Voice of the Youth Radio na mapapanood nyo sa 8x3 Channel 7. Ako nga pala si Papa A. At ako naman si Kit. Tutukan nyo kami tuwing bingo simula alas 10 ng umaga. Of course, sa pangalan pa rin ay nag-iisang Voice Master of the Philippines, Pucholo De Leon Gonzalez at ng Creative Voices Productions. See you mga kabuti! This program is brought to you by 8Try Media Pro Incorporated. Joey Falcon at Pia Morato. This is your morning call. Good morning, Philippines! Oras po natin, alas 7.27, balik tayo sa Good Morning Philippines. Ako pa rin po si Joey Falcon, kasama ninyo hanggang alas 8. Wala po si Pia. Bukas pa natin makakasama si My Love. Samantala sa linya po ay kapiling natin ngayon si Mr. Teddy Villa mula po sa Las Piñas. Kated, magandang umaga sa iyo. Ay, good morning po, Supremo. Mm. Kumusta ka na? Eto, mabuti. Ano sa atin? Sa atin? Pwede ba kitang tawagin Sweetie? Yung ang tawagan namin ngayon dito eh. Sweetie. At ang merienda namin dito, saging saba. Meron pang makoy na bago. Makoy naman ngayon. Oo, makoy. Talaga naman. Tapos nagahanap pa. Dahil ano raw, wala raw siya. Tapos eh, sa kanya nga, nung birthday wish niya, lover pa ang gusto niya. Lagi niya sinasabi, ano, tawag dito, pinagtutulungan siya. Mm-hmm. Okay. Hindi ka pinagtutulungan. Kaming 16 milyong Pilipinong bumoto kay Duterte. Ang inaabangan yung makulong ka. Basa ko dyan, humingi na lang siya ng simpatiya. Kaya sa simbahan, hindi pa iyak-iyak pa siya. Ay, nako. At tapos sa lahat ng eskwela, nililibot niya. Nag-gather siya ng simpatiya. Problema, labas naman ng labas. Yung mga akusasyon sa kanya at may mga testigo. Ay, hindi, sinuway mo sa isa sa 10 utos ng Diyos. Mm-hmm. Pupunta ka sa mga Catholic school. Oo. Pupunta ka sa Kaparian. Hindi ka ba nahihiyak? Nga. Tapos ito naman si BCP. Huwag daw puro kwento. At ang ilabas daw yung ebidensya. Nung ba si Kristo ay nangangaral, puro kwento rin yun eh. Naglabas ba ng ebidensya? Wala namang ebidensya. Bakit naniniwala sila? Ebidensya na nga yung mga nagsasalita. Ano ba yun? Kaya nga, hindi ko maintindihan itong mga taga-CBCP kontra sa lamig, kontra sa init. Ayun na nga, nagsasalita na nga yung ebidensya eh. Ayun na nga mga testigo eh. Kaya nga, di ba sa korte? Sa korte, pagka dalawang testigo, okay na. Ayun nga, ang daming testigo. Paano pa? Kaya kung minsan okay lang sana na makialam sa estado ang simbahan. Pero yung pakialaman pa nila yung proseso, wag na. Yung pagbata nila na si Junel Sanchez, sinabihan ni yung dating justice ng Court of Appeals, na 16 itong nagtuturo sa'yo, mag-isa ka lang nakasabi mong hindi. Ano yun? Para ano yung ginagawa mo? Diba? Parang kaya ako bala kong pumunta ngayon na si Kihor. Kasi Kihor. Bakit pa? Papakulam niya? Hindi naman dali sa ganyan. Ang tagal eh. Kulam na lang, pwede na. Pakulam na lang ha? Kaya yun yung mamamag.
Para matigil na kasi ayaw tumigil talaga. Pero kita nyo yung European Union na kahit anong patutsadang gawin ni Pangulong Duterte, tutulong pa rin sila sa atin. Eh, kasi naman, yung ginagawa ni Duterte sa buong mundo, sa mata ng tao, reasonable, wala namang masama, wala namang ano, ang napapatay, criminal. Ito ay, pagmasdan mo yung hearing, ano, Supremo. Yung hearing, binabasa nila, sa labas nag-deal, sa labas, wala naman sa loob, sa labas, okay. Pag kumuha ka ng 50 kilo, tinanong siya, magkano puhunan mo? Wala. Ano yan? Walang puhunan. Okay, kukuha ka ng 50 kilo. Paano pag hindi mo naisumite yung kabayaran ng 50 kilo? Ano mangyayari? Di, papatayin ka na lang. Yun ang nangyayari ngayon. Kaya nga, ang gustong palabasin po ni Secretary De Lima na ako hindi rin konforme na yung lahat ng pagkamatay ng mga tinutugis ay dahil sa mga pulis. Ako naniniwala na hindi lahat, lalo yung mga naka-riding in tandem. Maaaring yun yung mga kasabot na rin ng sindikato. Yun yung mga nabukulan. Mga nabukulan. Kasi yung mga pulis naman sinasabi, yung ninja cop, yung sinasabi ni Anthony, sorry naman yun. So, ito yung pangalanan na, hindi lang niya masabi doon at ano eh. Kasi si, ano, si, tawag dito si Bastian, nagmamasdan ko itong batang to, matalino to. Matalino nga, yung mga sagot kahapon eh, walang paligoy-ligoy talagang. Meron siyang holdback, meron siyang, alas. Oo. Bibitawan. Consistency siya. Just in case, medyo maipit ako rito, itong alas ko na to, bibitawan ko to. Alam ko yun eh, nasa taas yun eh, nasa itaas pa ni Dilima yun. May consistency yung kanyang sinasabi, ito. Consistent siya pagka nagsalita. Kasi nagsalita rin naman yung code, saka yung insecticide. Natama rin. Ang nagagalit sila yung Junel. Diretsa ka ng sinasabi. Eh, nililigtas niya yung sarili niya. Kung ano nangyayari, nababawol siya. Kaya... kasi si Sweetie. Si Sweetie, ha? Oo. Oo, kasi, alam mo, Supremo, ano eh, sa nangyayaring hearing na yan, medyo nababagalan lang ako kalagir eh. Kaya ang gusto nila, airtight na kaso, ay ang nangyayari, si Dilima yung nakakapuntos kasi sa media nagngangawa eh. Eh, talagang yun na lang ang takbuhan niya, para sa makapagbangong puri, ika nga. Ayan problema. Ang nababaon ang pangalan ng Pilipinas. Ang problema talagang lugbok na siya, gusto pa niyang bumangon. Malalaman po natin kasi sabi tinuldukan na yung hearing, maliban na lang kung darating pa si Ronnie Dayan o maaresto. Maaresto na eh. Pagka naaresto yan, meron pang isang hearing tayong aabangan. Yun, meron pa talaga. Okay. Susolo-solo yun. Sige. Okay. Maraming salamat, Man Teddy. Okay. Si Man Teddy Villa mula po naman sa Las Piñas. Ako, 7% na lang yung battery ng cellphone ko. So sa mga ka-FB ko na nanonood ngayon live, kago live, mamaya siguro mapuputol yan. 7% na lang yung battery. Samantala, oras natin 34 na minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Good news muna tayo. Umabot po sa mahigit 200 drug surrendery mula sa Olango Island ang nagparehistro sa Cash for Work Program na inialok po ng Lapu-Lapu City Government. Meron palang Cash for Work Program itong mga drug surrendery, ha. Mismo si Mayor Paz Radasa ang bumisita at nakipag-usap sa halos 500 drug users at pushers na unang sumuko sa oplantokhang ng pulisiya para maiatid sa kanila ang kagustuhan ng lokal na pamahalaan na magbagong buhay. Ang mga sumukong drug personalities na nag-avail sa nasabing programa ay tutulong sa paglilinis sa mga coastal areas, magtatanim ng mga gulay, tutulong sa gagawing beautification project sa Lapu-Lapu City, at may kapalit na sweldo. So yun po naman ay para mayroong pagkabalahan yung mga sumuko na naging, ang iba'y naging biktima ng droga at ang iba'y naging biktima ng mga sindikato na naging tagapagtulak ng droga. So, sa madaling salita, mga sumukong involved lahat sa illegal na droga.
O ayun ha, salip na ikulong, ibigyan pa ng trabaho, may sweldo para meron silang pagkaabalahan. Iyon ang ating good news. Good morning, Philippines! Agapit sa atin sa oras na 36 na minuto makalipas ang ikapito ng umaga. At sa ating GMP News, nababahala sa pagkalat ng maling impormasyon at paggamit ng masasamang salita sa social media, lalo na ang paid trolls. Nais ng senador na turuan ang kabataan sa mga paaralan, gabayan at i-guide ng responsable tamang paggamit sa social media. At tama ito ha. Sa kanyang Senate Resolution number 173 na nawagan si Senador Bam Aquino sa Senado na magsagawa po naman ng pagdinig ukol sa tamang pagtuturo ng responsableng paggamit ng social media sa mga paaralan. Dagdag pa nito na maaaring ring turuan ng mga paaralan ng mga estudyante kung paano malalaman ang katotohanan ng mga balitang lumalabas sa internet at paglikha ng posibleng imahe sa social media. Ayon kay Senador Bam, marami ang nababahala sa paggamit sa social media para magpakalat ng peke at maling impormasyon. Bilang tugon, kumilusta ang ilang social media sites para labanan ang pagkalat ng mga maling balita sa internet. Good morning, Philippines! Totoo po yan, ha? Napakarami ng mga lumalabas na balita. Minsan akala mo talaga totoo. Pero kapag ka ay iyong hinanap yung katotohanan, nag-search ka pa, malalaman mo hindi naman pala totoo. At kamakailan nga po na nagsanib lang persa ang Facebook at Twitter at yung puntatlong major news at technology organization sa First Draft Partner Network upang tugunan ang problema ng pagkalat ng maling balita. Kaya dapat tumulong din tayo ha, huwag yung tayo maniniwala kagad. Kasi ang gagawin ng iba, pagka nakita may balita, hindi pa sigurado kung totoo hindi, kung sa Twitter, nire-retweet, ikinakalat. Kung naman sa Facebook, isinishare. Eh hindi naman natin alam kung totoo hindi ang balita, bigla na lang isishare. Eh kapag isinishare nyo, kumakalat yan, akala ng iba, yung mali raw kapag ipinakalat mo, at ika nga ay tinulungan mo pang ikalat ang akala ng iba, totoo yan kapag ka maraming lumalabas. At yan po'y dahil din sa atin. Hindi muna natin sinisiguro kung tama o mali ang balita, bigla na lamang nating ikinakalat o isinishare. Report muna tayo. Dalawang notorious na tulak arestado sa mga kakaiwalay na drug operation sa Ilocos Norte. James Jesus, please come in. Long shot sa kamarinan ng Philippine National Police ang yung dalawang katulak na illegal na droga sa mga kakaiwalay na operation sa 19 San Lorenzo, Ilocos Norte. Nasa kotisistan sa posisyon ang isang si Shane ng Shabu at Mike Basmani, kabilang din si Samora sa drug watch list ng PNP. Samantala, arestado din ang isa pang notorious na tulang na sa isinagawang search warrant operation sa Rani Melanie Acosta, street level target at resident ng Barangay 19 sa Lasaring Bayan. Kumpiska ng mga otoridad ng sa Shane ng Shabu bala isang kalibre 45, isang improvised caliber 22 rifle, weighing scale at drug paraphernalia. Napatid na si Samora ay may connection kay Acosta dahil kinasasit dito nang gagaling kay Acosta ang mga ibinibentang illegal na droga na hinahango mula sa kamay nila. Para sa DCRJ 810 AM 8TV, ito si James De Jesus, Radio Bandido. Maraming salamat, James De Jesus. Try TV. Ayan na, doon sa mga ka-Facebook ko nanonood ng Go Live. Nag-brown out na po yung cellphone ko. Ibig sabihin, ala ng baterya.
naubos na lobat. Ano yung kaya-charge ulit ako? Samantala, oras natin, 40 minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Magbabalik po tayo, makalipas lamang ang ilang saglit. Manatiling nakatutok sa A-Tri Media at A-Tri TV. This is A-Tri TV. Uy, si Miss, unang tingin pa lang, puti na. Kinis pa. Nag-Myra Vitawhite Hand and Body Lotion kasi. May vitamin E beads and natural plant extracts that help nourish skin deep inside for a healthy white glow. Puti at kinis, ay, hanggang malapitan. Yala na. Healthy white glow sa Myra Vitawhite Lotion. Yan ang alagang holistic by Myra. Trusted quality healthcare. Unilab yan. Celebrating its 55th anniversary, Mapicon is headed to Bacolod. Be part of the national caravan together with Mapicon's 46 branches. Learn to keep your families and communities pest and disease free. Get great deals on Mapicon's patented Filipino inventions for your home and the environment. Get in touch with any Mapicon branch and know about your local caravan stopover and special promos. Thank you for helping Mapicon accomplish its mission for the past 55 years. You're in control with Mapicon. Promo period is from September 5 to October 29, 2016 per DTI FEED SPD permit number 10849 series of 2016. Lucky 7 Koi Productions Incorporated, in cooperation with Solera Resort and Casino, present Powerhouse, Pinoy world-class performers. Spearheaded by former Journey frontman Arnel Pineda, with other performances by Michael Pangilinan as he sings Pare Mahal Mo Raw Ako, and the next big diva, Morissette, with a special participation of UK's X Factor finalist, The Fourth Impact, and Jampinoy Star Quest brand champion Mayumi and TOMS Band. Powerhouse, Pinoy world-class performers, happens on October 28, 2016, 7:30 p.m. at the Theater Solaire Resort and Casino. Ticket prices are at 7,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, and 1,200 pesos. Tickets are available at Ticket World. For more information, call 891-9999. Miss Encounter, o isang apang massacre. Umaatras na yung ating kapulisan, hinabol ng mga armado. Pagsaludo sa 44 na pulis. We assured them that we will provide them all the support na kailangan nila. At we also now consider them as members of SAF family. Isa na mga Fallen 44 sa napakaraming mga issues na walang closure. Isa na rin tayo sa patuloy na naghahangad ng hustisya para sa ating mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay. DZRJ Radyo Bandido, alas 10 ng mga Lunes hanggang Biyernes, ang iyong kasangga, Ray Lang. Chikang inimbestigahan. Kapit lang mga kachika dahil sa susunod isang kalahating oras ay matatakam ka. Maglalaway ka at maliit pa mo mainit at puso ka showbiz chika dito lang sa Chikang Chika. Ako si Jo Asagal. Ako si Afri Afri. Kami ang bagi ng makakasalo tulad sa Abado. Dito lang sa HITV Neighborhood Channel 7. Good morning, Philippines! Ako si Tony. Ako si Ryan. Samahan kami mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 tuwing Sabado at Linggo dito sa 8Try TV Cable League Channel 7. Happy weekend! Ang tunay na kasangganang sambayanan, 8Try Media Broadcasting Network sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido at HRI TV Cable Link Channel 7, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8Tri Media Pro Incorporated. Joey Falcon at Pia Morato. This is your morning call. Good morning, Philippines. Hello. Excuse me.
oras, ano? 4:05 minuto na, makalipas ang ikapito. Ibig sabihin, 15 minuto na lang, 8:00 na. Aba! Ang dali ng oras ng pagsasama-sama natin. Nakabigay na ako ng good news, GMP news. At ngayon, magbibigay naman ako sa inyo ng Bantay Kalusugan sa ating GMP Health Tips. Mga tips pang kalusugan, mga sintomas at lunas sa karamdaman, mga gabay sa kalinisan, tulo sa kalusugan, health tips at iba pa. Sayang yung mga nanonood sa Go Live ko, di ba? Punta kayo sa www.com at atrymedia.com at hanapin nyo ang live streaming doon, ha? Kasi naputol tayo sa FB. Lana kasing battery yung cellphone ko. Naubos. Sa ating Bantay Kalusugan, ano ba yung mga pagkaing nakakadulot ng cancer? Hindi po lahat ng pagkain ay may hatid na pangkalusugan. Hindi po lahat ng pagkain ay may sustansya na kailangan ng ating katawan. May mga pagkain po na nakapagdudulot ng kanser. Ano-anong mga pagkain yan? Mamaya lang ng konti, ha, kasi meron tayong report na natanggapin mula sa ating mga kasama sa labas. Dalawang drug personalities sa... nasa Batsabay Bus Operation sa Tondo, Manila. Los vivos, los muertos. Si, senyor, Joey Falcon, los muertos. Naku. Sige los na. Los muertos. Ang dalawang patay, ang dalawang drug personality sa kinasang drug bypass operation kagabi. Sa may barangay 158 Zone 14 Santos Villa Street Tondo, Maynila. Ayon dito kay SP Otto Darlene Do Serrano, nakilala yung isa sa mga napatay na si Eric Santos. Ha? Hindi to artista, ha? Eric Santos. Kapangalan na singer, ha? Oo. Na sinasabing pusher sa kanilang barangay, ha? Habang wala namang pagkakilanlan yung isa pa nitong kasamahan, ha? Nagsagawa ng bypass operation ng mga otoridad, ha? Matapos yung ilang linggo surveillance operation at ang mga nagtutulak ng droga, ang suspect na si Santos, ha? Doon ay sinagawa itong operasyon. Base sa report, nalaman naman ng mga suspect na makatulog na pulis, ha? Ang kanilang transaksyon, kaya't napilitang gumanti ng putok, ha? Ang mga otoridad na naging sanhi ng pagkasawi ng mga ito. Ito si Jojo Sikat para sa Good Morning Philippines sa HRI Media TV, ang himpilad ng bawat Pilipino. Maraming salamat, Jojo Sikat. HRI TV, Philippines. Ayon, dalawang patay sa Tondo. Drug personalities na naman. Di ba maubos itong mga drug personalities na ito? Samantala, ituloy natin yung ating health tips. Marami daw po mga pagkain na kapagdudulot ng cancer. Ano-ano ang mga ito? Sige, ito ang una. Yung popcorn na niluto sa microwave. Ang tawag dito, microwave popcorn. Nagtataglay ang conventional microwave popcorn ng chemical na tinatawag na perfluoroctanic acid. Opo, ang hirap naman basahin nito. Na highly toxic. Ayon po sa isang pag-aaral noong 2008, na lumabas sa Environmental Health Perspective Journal, ang perfluoroctanic acid o PFOA ay nakakabago sa mga kabaog. Sa mga kababaihan, aba? Dapat pala ito yung kainin ng mga animang anak, walong anak. Mister, baka yung asawa mo pala anakin, bigyan mo ng microwave popcorn. Ito yung mga nabibili sa supermarket
na maninipis lang siya. Ngayon, napaka ilalagay mo doon sa microwave, meron nakalagay doon kung alin yung pang ilalim, kung alin yung pang ibabaw. At kapag ka pinatakbo na, isinwitch mo na yung microwave oven, ay lumulobo yung supot. Lumalaki. At ayun, nagpuputukan yung mga mais doon sa loob. Yun po yung microwave popcorn. Ikalawa, yung dilatang kamatis. Yun daw po yung nakadudulot din ng cancer. Ang lata sa mga dilatang pagkain ay nagtataglay po ng bisphenol A o BPA sa lining nito na nakapagpapataas ng risk para magkaroon ng isang tao ng breast cancer, prostate cancer, early puberty, metabolic disorders at pagkabaog. Mas patindi pa sa cancer yung pagkabaog kala. Iyan na, dalawa na. Microwave popcorn at saka dilatang kamatis. Ang ikatlo ay yung farmed salmon. Hindi tulad ng wild salmon, ang farmed salmon ay mataas sa polychlorinated bifenyls, dioxins, and toxaphene na pinagmumulan din po ng cancer. Ang ikaapat ay yung hydrogenated oil. Yung pong hydrogenated oil ay mula sa mga gulay at chemically treated para maibang amoy at lasa. Nakakataas ito ng risk sa skin cancer. Pero mga gulay kasi na para maimbak, may ini-spray sila. Yung po ang tinatawag na chemically treated. Ikaliman, naku, ang daming kumakain ito, potato chips. Para maging malutok ang potato chips ay niluluto ito sa mataas sa temperatura. Ito po ay nagdudulot ng acrylamide, isang kilalang carcinogen na makikita sa sigarilyo. Maglalagay ito sa high risk na ovarian na prostate, digestive tract at breast cancer. Aba naman, pati ba naman potato chip na paborito ko? Ang ikanin po yung refined at artificial sugar. Ayun, yung refined, yung mga puti. Ayon sa pagsusuri, nalabas sa American Society for Clinical Nutrition taong 2006, ang matataas na pagkonsumo ng asukal at pagkaing matataas sa asukal ay nakakataas din ng risk sa pancreatic cancer. Pancreatic, ibig sabihin yung katabi ng ating bato, yung pancreas. Ikapito, processed meat. At yung mga, halimbawa, tosino, longganisa, at yung corned beef, lahat yan, pindrases. Sa isang pag-aaral na lumalabas sa Nutrition and Cancer Journal on 2000, ang pagkain ng processed meat tulad ng ham, sausages, at bacon na nagtataglay ng sodium nitrates ay maring makadevelop ng colorectal cancer. So, yun po. Tosino, hinahaluan din po ito ng sodium nitrate. Ham, sausage at bacon. Dito po naman sa Pilipinas, tosino, tapa, at saka yung longganisa. Yan po mga pagkaing medyo nakakatakot sapagkat ito po ay nagdudulot ng cancer sa kalaunan. 5:04 na minuto, o ibig sabihin 6 na minuto na lang bago sumapit ang 8 ng umaga, basahin na natin ang payo at itong problema ng 2 liham. Ang 2 liham kay Ate Pia ay padala po ni Selena. Ang sabi pa niya, dear Ate Pia, ilang taon na rin ang nakalilipas nang mabisto ko na nagkaroon ng affair ng Mr. Coses ang babae, daklo sa aking biyanan na babae. Natapos na ang kabanatan yun sa buhay ko na muntik nang magindaan sa paghiwalay namin ng landas ni Mario. Napatawad ko na rin si Mr. sa ginawa niyang pangangaliwa at tipiya. At saka po namin pagsisikap na gawa naming malampasan ang mga balakid sa pagkakaroon ng masayang tahanan. Pero Ate Pia, hindi ko po mapatawad ang biyanan kong babae sa ginawa niyang pangungusinti kay Mario noong kasagsaga ng pangangaliwan niya sa akin.
hanggang ngayon ay parang sinasadya niyang ipakita na mas pabor siyang ang amiga niyang bata ang pakisama ng kanyang anak kaysa akin. Pilit niyang pinaglalapit ang mister ko sa kanyang amiga. Isinasaman niya ito sa mga okasyon naming pampamilya. Ate Pia, dapat ko pa po bang pagsabihan ang biyanan ko sa ginagawa niyang ito sa akin? Kapag nabanggit ko naman ito kay Mario, pinapayuhan niya akong dead mind na lang ang kanyang mama dahil mistula na anyang nag-uulyanin niya ito. Payuhan mo po ako, Ate Pia, kung ano ang gagawin ko. Gumagalang Selena. Ang liham mo, Selena, ay aming ini-email kay Ate Pia. At yung payo niya ay ipinadala rin sa pamamagitan ng email habang siya ay nasa Ilocos. At narito ang kanyang payo. Sabi pa ni Ate Pia, Dear Selena, salamat sa pagsulat mo sa amin. Para sa akin ay maganda rin, napakinggan mo ang asawa mo at huwag mo na lang pansinin ang biyanan mo sa kanyang pananadya sa iyo. Pagpasensyahan mo muna at total, ang importante ay maligaya kayo ng mister mo. Pag-aralan mo rin na patawarin ang iyong biyanan sa kabila ng lahat ng maling trato niya sa iyo. Sikapin mo pa rin na makapagtanim ng kabutihan sa kanya para ito rin ang iyong anihin. Naintindihan ko na nanghihirapan ka o sumasama ang loob mo sa kinikilos ng biyanan mo. Pero sa tingin ko ay tama ang asawa mo. Magtiwala ka lang. Huwag kang ma-insecure. Sumasa iyo, Ate Pia. Oo nga naman, Selena. Total, nagkaayos na kayo ng mister mo. At sabi mo nga ay nagawa mong patawarin ng mister mo sa ginawa niyang pangangaliwa sa iyo. Kung ang mister mo na siyang gumawa, ay napatawad mo yung abiyanan mo na siya lamang nag-udyok, siguro pwede mo na rin patawarin. So, Selena, yan ang payo sa ayo ni Ate Pia. At sana ay makapulot ka kahit papano sa kanyang mga payo. Pero mga kaibigan, talagang dumating na tayo sa takdang oras ng ating paghihiwalay. Gusto yung kumang kayo makasama pa ng mahababang sandali. Andito na si Bernard Tan, ang ating kakampi. Inantabayan na ng aking pagtayo. So, sa lahat ng mga sumabaybay sa atin, maraming salamat po. Kapangalan ni Ellie. Uy, nandiyan na si Ellie. At ni Ian, ni Jen at ni Tala, ni Inky at ni Aileen. Ako po si Joey Falcon sa pangalan po ni Ate Pia My Loves. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Antabayan ng si Kakampi, Bernard Tan, sa inyo sa loob lamang ng ilang saglit. Good morning, Philippines! Isang magandang umaga ang bubungad sa inyong mga telebisyon kasama ang supremo ng bayan, Joey Falcon. Good morning, Philippines! At ang matalino, magandang mestiza ng bayan, Pia Morato. Good morning, Philippines! Alamin ang mga pangunahing presyo ng bilihin, cooking recipes and tips, maging lagay ng trapiko at panahon, iba't ibang payo at tips mula sa mga eksperto ng ating bansa. Good news, good vibes, good morning, Philippines! Balita sa loob at labas ng bansa. Narito na ang mga pambansang panggising ng bayan, Joey Falcon at Pia Morato. A-Tri Media Pro Incorporated. This is A-Tri TV.
mabubulaheng balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat.